This March, Wilfredo Sibayan would have harvested palay. But that would not happen anymore. Nung pag-uwi namin, di malapit na kami, maliwanag dun sa kubo ko. Di tinawagan ko yung kasama namin na naiwan. Wala na, nilasak na yung kubo kanya. O so, hindi kami lumapit. Siyempre, armado sila. Ilan lang kami. Lima kami lang. Pagdating ko, wala na, parang dinurog na talaga. Pati kabinit, pati lamisa, wasak na. Pati kulungan kambing. Wala na. Yung mga manok, ng, yung iglog ng manok, wala na. Wala ka nang kan. Makwa. Talagang durog na durog. Tedeco, a corporation owned by the family of President Benigno Simeon Cojuangco Aquino III, is claiming ownership over at least 461 hectares of land in the villages of Balete, Kutkut, and Central. The contested areas are supposedly covered by the government's agrarian reform. Evicted farmers set up a hut on the fringes of the land fenced off by Tedeco. Among the families staying here are Michelle Pineda and her 7 siblings. Panganay po kami sa walang magkakapatid. Nanay ko po nagtinda lang po ng gulay. Tati ko po nag-aalang bukid. Wala po kami makain. Tapos pumunta po yung mga security sa mga bahay-bahay, kubo-kubo. Ninasak-lasak po din yung mga kubo. Wala po silang tinta. 12 po sila. Opo, kami iba po nakatakip yung mukha. Pati po yung mga damit nila nakatakip para hindi po makita yung mga pangalan nila. Hindi po, ayaw po, lumabas po kami doon sa kubo namin pero hindi kami lumabas dito sa baryo. Kasi po alam namin na susunugin nila yung mga damit namin. Natulog po kami sa kubo, gumawa po ng tapete sa tatay ko. Nilagnat po yung tatlong bata. Dahil po sa amog na. Tapos po yung mga punla ng tatay ko, inapakan nila. Yung mga sagong namin na may bunga, pinutol po ito. Wilfredo's wife, Florida, acting chairwoman of Alianza ng Magbubukid sa Hacienda Luisita, goes back to the land where their dreams have been stolen. Doon sa timing yun, doon sinunog yung kubo. Ayun sa doon, bali dalawa. Para makagot sila. Bala yung mga yan, yan dyan. Bahay na magsasaka ginawang output. Ayan yung mga pala dyan. Uncertainty is the only thing certain for Hacienda Luisita farmers. Bad pang siyam na taon na ngayon eh, yung sinasako ko yung bukid na yun. Kaso lang itong taon na ito, kasalukuyan, ganyan ang ginawa nila. Binagbag yung mga kubo, binubuldoser yung mga iba. Aywag ko kung anong dahilan. Kasi yung tagal namin na binubukid yon, bakit ngayon lang nagawa ng ito? Yung kasalukuyan ngayon, yung mamamatay na yung mga palay namin, ayaw nila kaming papasukin dyan sa loob ng Tedeco. Kaya hindi namin maalagaan yung mga palay. Yung maanin ng dapat isang hektarya, 120 kaban yung dapat talagang maani, ma-harvest yung bawat isang hektarya. Ngayon, baka wala na siguro 10 kaban yung mga iba. Kasi hindi namin naalagaan, hindi namin napapatubigan. Tuyong-tuyo na yung mga palay namin. Marami, siyempre yung nagsasaka, mayroong kaming utang. Hindi naman kaming sariling budget yung pinagsasaka. Nangungutang din kami.
Ngayon, yung ganyan na nangyari, di, wala na kaming maani, paano yung mga nakautangan namin? O may tubo pa yung pinakautangan namin. Yan lang ang kinabubuhay namin sa pagsasaka. Kung hindi kami magsaka, wala na. February 8. Noong pong gabi nga, alas 7 ng gabi, dumating po yung mga security. Tapos giniba po yung yung kubo namin. Ang natandaan kong pangalan, si Mauro de la Cruz at saka si Aquino po. Doon muna kami natulog sa bukid. Siyempre gabi po, saan po kami aalsa noon? Gabi nila, giniba. Alang-alang na mag-ano kami sa baryo, wala pang sasakyan. Doon na kami natulog. Ano po ang bubong niyo? Wala po. Sa ano lang ng mangga, sa ilalim ng mangga. Kasi kasing nungalingan lang ang sinasabi ng mga Cojuangcong na yan eh. Wala pang, tapos pinalalabas sa TV, pinabigay na. Yung pala, wala naman. Sana tulungan kaming magsasaka na ipamahagi ang lupain na dapat sa aming magbubukid. Yun pong panawagan namin. Sana po may bigyan niya na po yung kahilingan na magsasaka na mabigay po yung mga lupa. Kasi po yun lang po yung hanap buhay na magsasaka dito sa Baliti. Kasi po hindi nila bibigay ito, wala pong makakain yung mga magsasaka. Saan po sila maghahanap na magkain nila? Hindi lang po sa bukid. Lalo na po yung ibang tao hindi nag-aral. Wala po silang pinag-aralan. Hindi po katulad ng mga Cojuangco, nag-aral nga po sila pero wala silang puso.